madilim na kalangitan. Sa kabila ng masamang panahon, narating din namin ang Barangay Pali, isang island barangay sa bayan ng Taytay, Lalawig ng Palawan. Isinama kasi ako ng LGU Taytay Menro staff sa pangungunan ni EMS1, Leo Maghari ng Menro. Nakausap ng grupo namin si punong barangay Juliet Largado tungkol sa kanilang solid waste management. Sabi ni Cap, patuloy ang kanyang paalala sa kanyang mga kabarangay tungkol sa tamang paghiwalay ng basura, pero may ilan pa rin hindi sumusunod. Hindi na namin naikot ang buong barangay dahil malakas ang ulan, pero ayon sa isang residente doon, bawat parok ay may Material Recovery Facility o MRF, bulubundukin ang sabing barangay. Agad din kaming umalis. Sunod na pinuntahan namin ay ang Barangay Biton. Pero bago kami dumiretso ay dumaan muna kami ng Dinamayan Island para mag-lunch. Malinis, tahimik, sakto para sa private tour. Pagkatapos ng lunch, agad na namin tinungo ang next target barangay, ang Barangay Biton o ang Star Island. Aba! Kapitan! Look! Basura lang naman ang bumungad sa amin. Pinutahan namin ang barangay hall, pero wala si punong barangay Efren Dandal na sa Puerto Princesa daw. Inikot namin ang likod ng barangay hall at ang tumambad sa amin, ang nagkalat na basura paakyat sa kanilang simbahan. Gumala pa kami at kitang-kitang ilang kalat sa tabi ng daanan. Nakausap namin si kagawad Helen Edip tungkol dito. Isang BHW worker daw ang nagtatapon doon sa papuntang simbahan. Sa kabila nito ay nakakatuwa naman dahil marami kami nakitang sako sa bakuran ng ilang residente. Pinahakot at pinalagay sa bangka ni EMS1 Leo at Forest Ranger si Sir Asturiano ang mga residual waste na naipon ng bawat household. Habang pabalik na kami ng bangka, aba, may umuusok sa unahan. Nagsisiga pala si ate. Kinuusap ko na rin siya tungkol sa Republic Act 9003 o ang Solid Waste Management Act. Nakasaad sa batas na ito na ang pagbabawal sa pagsisiga ng dahon at iba pang basura at may karampatang parusa kapag nahuli. Batay ito sa Chapter 6, Section 48 ng batas kung saan ipinagbabawal ang pagsusunog ng solid waste. Nakapipinsala kasi ito sa hangin na maepekto sa buong kapaligiran. Ayon din sa nasabing batas, ipinagbabawal ang paglilibing ng mga solid waste ng basta-basta dahil maaaring tumagas ang mga masasamang kimikal sa lupa na maaaring mapunta sa mga katubigan. Papatawan ng 300 pesos hanggang 1,000 pesos na multa o di lalagpas sa 30 araw na pagkakakulong ang mapapatunayang nagsisiga sa kalsada. Pagdating ko sa bangka, sakto si kagawad Maria P. Asyaw magpapadala na ng kanyang naipong basura. Pero tika, hindi yata alam ni kagawad ang residual waste. Puro kasi biodegradable ang laman ng kanyang sako. Paliwanag ni kagawad, galing daw ito sa kanilang kapitbahay. Aba kagawad, dinamay mo pa ang iyong kapitbahay. Binigyan na rin siya ng Menro ng babasahin tungkol sa RA 9003. Mahigit 100 kilo din ang aming nadalang basura. Narito ang magkasunurang tinig ni na Forest Ranger si Sara Suriano at EMS1 Leo Maghari. Dadali na ito doon sa langayan. Yun lang naman, kadalasan yung mga kanginan, di ba nakita naman natin doon sa Biton na minsan may mga hindi pa talaga sila nakapag segregation. So kaya iniwan natin yung mga may halong biodegradable. Publiko siguro nung una yung sa tungkol sa basura, yung sa segregation po, dapat i-implement natin yun mula lang sa bahay para hindi na tayo mahirapan pagdating doon sa paghahakot po ng inyong mga residual waste po siguro. So ganun din po sa mga island barangays, yung tulad ngayon yung pinuntahan namin ni Sir Rodel, na dapat sana magkaroon talaga ng segregation kasi nakikita namin na medyo hindi ganun parang disiplinado ang ating mga kababayan. So dapat talaga sana isipin natin yung para sa kapakanan ng ating bayan, yung kalinisan. Mga kabarangay, ang RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay isang pambansang batas na may kinalaman sa makakalikasan, ekolohikal o praktikal na pamamahala ng basura na hindi madudumihan ang kalidad ng lupa, hangin at tubig. Mula sa DENR Centro Taytay Elgido, ako po si Rodel Dorado.
Sumainyo ang katotohanan.